Ahoy, kamusta mga Repopfits? Magandang yaman sa inyong lahat at nakikita natin dito ay nagmo-monitor tayo ng nangyayari sa kanong klaseng coin na ito, which is yung XRP, isa sa mga hot item na dapat tinatrade starting from last month pa or last week all the way sa mga darating na linggo at buwan mula sa panahon ngayon ng October 29, 2022. Okay, makikita kayo natin, ito yung Alexonse Pro dashboard ko na hindi lang pang stock market, lalo-lalong hindi lang basta pang crypto, kundi pang forex din. So ngayon, makikita kayo natin, may forecast dito kung anong potential na mangyayari, tatamaan, kung aakyat o babagsak ang presyo ng kung anong klaseng coin. Katulad na lang yung mga nakasave dito na information, ito daw mga potential na tatamaan ng XRP. Kung bullish, ito yung mga tatamaan. Yung mga kulay green, at kung bearish, yung mga tatamaan yung kulay red. At kung tumatama o tatama ito sa SMA, WMA, ito na, may computation na para sa'yo, kaya magiging bullish man or maging bearish man. At the same time, kung super laki ng depreciation value sa loob ng MA20 man o MA7, sinasabi na agad dito kung base sa yung technical analysis ay bounce back o reversal, ito na yung mga percentages and value amount na pwedeng tamaan na kung saan naglalaro sa by percentage ratio. Katulad ng 25 up to 100% na success and failure rate. Ngayon, may kita ngayon natin, okay, sumisiglab ang presyo netong XRP na kung saan wala namang gustong naisin gawin nito kundi up to 0.50 cents, di ba? Lalo na, meron tayong hinihintay na sana magandang result after ng kung klaseng lawsuit na meron dito sa Ripple o sa XRP. So, ngayon, demonstrate ko dito, pakita ko sa inyo kung paano magkakaroon ng information nito na imbis na sana crypto o coin, whatever, Bitcoin. Pwede natin gawin dito yung ano man, Forex. Halimbawa, ito, punta tayo sa may Investagram. Kuha tayo ng historical data sa Investagram. Katulad ng AU, okay, AUSD. Okay. Australian dollar, AUUSD. Okay. Paano ba? Paano ba yan? Ba't gano'n? Hindi ko ma... ano? AUUSD. USD. Okay. Australian dollar. So ngayon may kita kayo natin. Ito, Forex to, di ba? So gagawin lang naman natin dyan. Copy lang natin yung historical data mula dito. All the way kung October 28 ay di hanggang September 28. Kumbaga pang isang buwan na transaction. Ngayon, pag sinarado natin ito, oh, blanco, wala yung internal na charting system. Ngayon, naka-select tayo din ng PSE, lalabas dito kapag in-check natin, pwedeng pang stocks, pwedeng pang US stock market, pwedeng pang Forex at pang crypto. Pero naka-default setting ito kapag in-check mo ito, naka-default setting yung mga computation dito o yung calculator pang crypto. Later on ko pa i-upgrade ito sa ano sa pang Forex. Kasi ang daming ano eh, ang daming broker, Forex katulad ng eToro, XM at kung ano pa. So hindi ako masyadong sure kung ano yung ilalagay kong update dito para kung anong bawang Forex na titirahin natin. Makikita natin dito yung leverage pang Forex, pang crypto o kaya pang Philippine stock market lalabas. Pero as of now, naka-default setting ito pang crypto na kung saan naka-embedded ito sa Bitget. Pero usually pwede rin naman ng Binance dito, Bitget or Binance pwede rin dito. Ngayon, pwede tayo mag-import ng historical data, US stock market, Philippine stock market, Forex, crypto kapag naka-uncheck na itong ano checkbox dito. So ngayon, kumuha na tayo ng data Australian dollar. Ngayon, import natin dito. Extract, calculate, and then chart. Pak, ito na ngayon yung itsura nung Forex na ating tinignan, yung currency. So ayan na agad yung itsura, di ba? Kita ngayon natin. At the same time dito, mas na re-realize ko, mas natatanto ko ano ang ugali, attitude, character, image ng kung anong klaseng forex, kung anong klaseng currency.
Good example dito, pwede natin makita kung magkano nga ba usual na kanyang flow or movement sa araw-araw. At ito, may kita natin mula MA1 hanggang MA20, di ba? So, lumalabas dito, kapag hinighlight natin dito, pinaka-maximum daw niya 0.0183, tapos yung minimum 0.0018, maximum ay 0.01. So, pinakulelat less than 0.0020 at yung pinaka-average nasa 1 cents at yung pinaka-maximum 1 cents may get almost 2 cents. So, binibigyan ka na agad ng idea. At may kita ngayon natin dito sa aking Alexon C Pro dashboard, kinocompute niya na automatically yung SMA, WMA, EMA, blah blah. At the same time, may forecast na kung magiging bearish or bullish, ito yung mga tatama ang porsyentuhan. Kung tatama ng SMA, WMA ang kahit anong klaseng forex, na andito na agad. At ganun pa rin diskarte, kung mataas yung depreciation value sa loob ng MA20 o MA7, meron ka ng computation dito is either magre-reversal or magba-bounce back. At the same time, meron tayo ditong OHLC na mga value amount na kusang kumaga 0%, 100%, 50%, like minimum, average, and maximum sinasabi dito kung ano nangyari sa loob ng MA20. At the same time, meron tayong some historical data dito na kung saan, kung ano yung itsura dito sa historical data na to, is the same set na process na makikita natin dito. Pwede tayong tumingin ng ng horizontal, or pwede rin vertical. So ngayon, eto may inbuilt in na charting system na gito nga, na kung saan may kung anong klaseng special function or features katulad netong appreciation percentage and depreciation percentage na kung saan super big deal dito sa Alexonse Pro dashboard. Kung paano ka nag-a-analyze ng stocks, ganun din ang pagka-analyze mo sa Bitcoin o sa crypto. At kung paano ka nag-a-analyze ng stocks o crypto, ay ganun din ang gagawin mo dito sa Forex. It's either Philippine stock market man o US stock market, is the same set na process gagawin mo rito. So may kita ngayon natin, laman nito ay Forex, di ba? Laman nito Forex. Ngayon gawin natin, maglagay naman tayo ng US stock market. Okay, US stock market naman. Hanapin natin yung kunyari Apple. Di ba? Apple. Hanapin natin na yung AAPL. Okay, Apple nito. So kunin natin historical data. At kukuni uli natin mula October 28 hanggang September 28, which is ito yun. Copy ngayon natin ito. And then after that, edi uncheck natin ito. At sarado uli natin yan. Makita ngayon natin, nakasave na record dito, crypto. So, buray natin, import, extract, calculate, and then chart. Pa, o di nakikita ngayon natin dito, pang US stock market naman, which is AAPL. Diba? Apple. Ngayon, ito yung historical data ng ano, na kung saan hindi pa nakuha dito yung tignan natin ha. Meron siyang volume pero wala siyang value. Pero okay lang, kahit tignan natin record yung volume yan. Ito lang, okay na yan. Okay. Ngayon, dito, is the same thing. Mas madali mo ma-analyze ang kahit anong klaseng US stocks. Kung ano nga ba ang kanyang common o usual na nagiging movement sa araw-araw. Okay, so habang nag-a-analyze ka ng geto, ayan, nakikita mo ngayon kung ano yung dating. Ba, mayroon pa lang dito ng ano, kalimutan ko tanggalin doon. Okay, so nakikita ngayon natin, okay, magkano nga pa pinaka-lowest and highest na kanyang movement sa loob ng MA20, yung fluctuation. Sinasabi na agad dito, pag hinighlight daw natin, ang pinaka-maximum $9.68, pinaka-minimum o yung kulelat ay $1.96, at yung pinaka-average ay nasa $4.42. Ngayon may kita natin, automatic na detect, predict, project ito ng kanyang sariling price frequency, SMA, WMA, EMA. Mismo sa aking Alexonse online masterclass, tinuturo ko ng literal process yung actual solution and formulation paano kumaka pa ng price frequency katulad ng SMA, WMA. Ke stock man ang usapan, ke crypto man ang usapan, ke forex man ang usapan. Nagigets nyo? So, yun ang kagandahan netong Alexonse Pro dashboard at ang mismong aking online masterclass kasi
very universal ang aking online masterclass o any type of set of training na meron ako katulad ng online 5 days crash course ko. Meron tayo noon. At syempre, pinaka the best na i-avail mo kung makiki-epal burout ka lang pala sa Alex Sonset Training. Eh, putang na. Doon ka na sa masterclass, okay? So, na-guess nyo, mapapansin ngayon natin is the same set na process laging pinapakita ko dito na kaysa keso stocks, forex, crypto, ha? The same thing ang dating. Ngayon, makikita ngayon natin dito, ha? Ito yung candlestick. Kuya, analyze natin. Kunyari, mabilisan. Falling wedges, no wonder bumagsak. Rising wedges kasi support area to, no wonder umakyat. Falling wedges kasi ang layo ng distansya mula dito papunta rito. Mataas na yan from 134 umabot ng 152. Basic common sense ng demand and supply. That's too fucking too much already. So, magda-depreciate aka sa term reversal pa retest ng support na usually ito yung support niya. O, retest. Ngayon, the more na hindi siya nakarating sa retest o nag-fail siya dyan, may some kind of projection dito, which is may kita naman natin, may rejection kasi may wing, edi bounce back, bullish signal ito. Ngayon, kung pagsasabay natin yung Alex Onse, special, very specific na oscillator o indicator dito, ito yon. May kita ngayon natin, ha? Kapag tumataas or bumabagsak ang presyo ng stocks, ng forex o ng crypto, dito babagsak yung idea nito na specialized na indicator dito. Na kung saan sinasabi daw dito. Pag umaakyat ang presyo, mula dito papunta dyan, nasa around 130 something, natas naging 150 something dito. Pag umaakyat ang presyo, bumabagsak itong porsyento. Kapag umaakyat ang presyo, bumabagsak yung porsyento. Yeah, mula dito sa MA9, umakyat papunta dito sa MA17. Habang umaakyat ang presyo, bumabagsak ang porsyento. Habang tumataas ang presyo, bumabagsak ang porsyento. Habang bumabagsak ang presyo, tumataas ang porsyento. Eto, mas na naman yung presyo, bumagsak yung porsyento. Yan, literal na process yung solution tinuturo ko sa online masterclass ko para mas maintindihan ng gusto ng kusino mang nakiki-epal buraot nervyo sa video nito. Na-guess nyo yung logic and psychology nito na keso ito yung sinyalis mo, depreciation percentage. Kung alam mong negative 24 dito, tapos nag-negative 22 dito, alam mo na it's heading for negative 20% ratio. Kaya no fucking wonder from MA10, napunta dito sa MA15, negative 1950. Pag ni-round off natin the whole fucking number, that's negative 20. Gets nyo? From negative 24.36, pumunta ng negative 22.15, 21.36, tapos naging 19.50. Way in advance, dito pa lang, unang confirmation from 24 naging 22. Unang confirmation, yes, it's heading for 20% negative. Tapos, from 24 to 22, naging 21.42 na lang. Wala na, confirm na, it's heading for negative 20%. At ito na nga nangyari, from MA10 papuntang MA15. So, ibig sabihin, dito pa lang sa MA10 o 11 and 12, kung sumabit ka dito, bumagsak ng konti, naghintay ka lang ng ilang araw, dito ka sumabit. 1, 2, 3, 4, 5. MA5 formulation, panalo ka na. Sabihin na lang natin, magkano ba pinaka-highs daw dito? Tignan natin, ha? Magkano daw pinaka-highs dito sa loob ng MA12? Ang pinaka-highest daw ay 146. Pinaka-lowest, 140. 1, 2, 3, 4, 5, 6. MA5 man o MA6 na formulation. Yung pinaka-highest ng 146, umabot dito sa MA17 ng 152. Na-guess nyo?
umabot sa 152. Ngayon, sabihin na lang natin, hindi ka naman tangang bobong, alam mo naman pinaka-lowest, 140. Alam mo, pinaka-highest, 146. Tanga ka ba? Bobo ka bang bumili doon sa high na 145, lalo na yung 146? Di ba, you will make your fucking ass sure na keso makabili ka sa, bibili sa low o malapit sa low, lalong na sa baka ng inang pulang numero. Di ba? Sabihin na lang natin, nakabili tayo sa around 43. Nakabili tayo dito sa around 43. E umakyat mula MA12 to MA17, umakyat ang presyo sa halagang 152. Ngayon, tingnan ngayon natin, example lang ito ha, pero pang Philippine stock market kasi yung computation nito. Nabili natin ng 143. Bumili lang tayo ng saktong 200 share. E naging market price dito, 152. Sabi na lang natin, 150. 200 share. Eh di panalo ka. Nakikita niyan, panalo ka. Partida, ito, computation pa ito ng pang Philippine stock market. Yeah, computation ito ng pang-Philippine stock market. So iba yung broker's fee, whatever shit the fee na meron dito. Pero para just to give you some good example. Pero is either way, gato lang yan eh. Gamit tayo ng calculator eh. Magkano mo nabili? 143. Yeah. Magkano mo nabili? 143. Paano ba natin tiklop to? Okay. Okay, nating standard lang ano to, ano ba to? Okay. Nabili mo ng nabenta mo ng sabi na lang natin 150 minus 143 mo pagkakabili. Pak $7 ang kita mo times yung volume of shares mo nasa 200. Pak di panalo kang ganyan. Yeah, example, ganun, di ba? Panalo ka ng $7 eh. $7. Nanalo ka ng $7 per share. Nagkataon, meron kang 200 shares. Pang, panalo ka. Sabihin na lang natin na bili mo nga ng 143. Umabot ng 152 dito. Sabihin na lang natin, take profit sa action mo, 150. Minus 143 mo binili. Pang, sabihin na lang natin, bumili ka na lang ng 100 share. Ang inang yung hype yan. Pera agad. Na-guess nyo. Tapos, ang ginawa mo lang doon, formulation, MA5 o MA7 o MA6. Either way, nabili mo dito sa panahon ng MA12. So, yung MA12, yan yung starting point ng MA1. MA1, 2, 3, 4, 5, 6. MA6 o MA7 na formulation. Ika MA7, nag-depreciate na sa ika MA6 ka, panalo. Nabili mo dito ng 143 at umakit ang presyo ng 152. Nag-take profits ka na lang sa 150. Panalo ka ng $7 times 100 share. Panalo ka ng 700 pesos. Hindi nagtagal. Anong ginawa mo para manalo ng ganun? E di katulad ng sinasabi dito sa Alex 11 Pro Dashboard. Habang umaakyat ang presyo, babagsak yung porsyento. Habang bumabagsak ang presyo, tataas ang porsyento. Habang tumataas ang presyo, babagsak yung porsyento. Habang bumabagsak ang presyo, tumataas ang porsyento. Kung dito sa MA10, negative 24. Sa MA11, naging negative 22. Unang confirmation na keso o heads up, I'm heading for negative 20. Pangalawang confirmation mo, from 24, naging 22. Tapos yung pangalawang confirmation mo, naging 21. Wala na. Confirmed. Ha? Confirmed with ED sa dulo. Confirmed. Na ito'y pupunta ng 20% na negative. Kaya no fucking wonder, mula dito sa MA10, papunta dito sa MA15, MA5 lang. Ayan, negative 19.50. Kapag ni-round up natin yon, ano sumatotal nyo? Negative 50. I mean, negative 20, na-gets nyo?
So sa pamamagitan ng ganong klaseng technicalities gamit yung Alexonse Pro Dashboard na may specialized na indicator na gito, tangin na yan, dali mo na manalo. Stocks, Forex, Crypto. Habang meron ka ng ganyang klaseng indicator, meron ka pang kutay ng daily forecast dito. Kung magiging bullish, kung magiging bearish, kung tatama ng SMA-WMA, kung magre-reversal o magbabounce back, at kung anong klaseng computation na makikita mo na iyon dapat inaaral historical data katulad na nakikita mo rito. Gets nyo? Anak ng puta. Kaya napaka-importante talaga. Ha? Bago kayo mangahas ng kung anong klaseng trading and scalping all the way sa investing, sa stocks, sa forex, sa crypto, anak ng puta, mag-aral muna. Ngayon, we are talking about negative percentage ratio. What about positive percentage ratio? Positive percentage ratio. Ganito naman yung diskarte ng positive percentage ratio na indicator sa aking Pro Dashboard. At eto ngayon, ang tinutok, ang ginagawa, ang ina-analyze natin dito, US stock market. Okay? So, may kita ngayon natin, kapag pumaakit ang presyo, aakit yung porsyento. Kapag bumabagsak ang presyo, babagsak ang porsyento. So, ngayon, katulad pa rin ng negative na percentage ratio, yung pa rin ang i-apply natin, pero this time, baliktad naman. Okay? Mula MA9, papunta dito sa MA70, walang ginawa, kundi umakit ang presyo. Kahit naman mula sa MA9 hanggang MA20, walang ginawa, kundi pataas ang presyo. So, appreciation ang nangyari, di ba? Appreciation value. So, ngayon, no wonder, yung percentages, umakit. Ngayon, sumula dito, positive 78, naging positive 75, nag-depreciate. Kasi nga, umakit kunyari dito, pero bumagsak lang din. So, mas talo, di ba? Ngayon, positive 78, naging 75, tapos naging 77 uli something. So, ibig sabihin, nire-retest niya itong 78, which is resistance. Tapos, yung 77 na yun, napunta ng 78 uli. Pero this time, mas mataas kasi dito, 78.16, eh dito, 78.58 na. Oh, may heads up ko na. Initial heads up. I'm heading for 80% pataas. Tapos, sumunod na araw, MA13, mula 78.58, naging 78.64. Ala, puta, may confirmation na nga talaga. Kulelat na pupuntaan, 80%. Kinabukasan, MA14, 78.38. Ganun pa rin yun. Average, nasa 78. Na-guess nyo, 78, 75, 77 something, na almost 78, tapos 78 ulit dito, 78.64 dito, tapos 78.30. You see the way? Na-guess nyo, puta, kahit rough estimation lang, dapat marunong kayo mag-compute, di ba? Basic man. Average, nasa 78 something. Tangin na, ilang araw, yon sa pool, 80. Alam mo na agad, way in advance dito, na it's heading for, it's heading for 80%. From 75, naging 77, naging 78. 78.58, tapos naging 78.64. Doon pa lang may heads up ka na. It's heading for 80% something. Ngayon, tinamaan natin yung 80.50. Alam mo na agad, it's heading for 85. Yun eh, kung nagigets mo yung pinagsasabi ko. At para magets mo yung pinagsasabi ko, doon babagsak yung idea yung tinuturo ko sa aking online masterclass. Numbering technique, coloring technique, at ginagamit mo ito sa lahat ng kung anong klaseng numerong nakikita mo sa stocks, sa forex, sa crypto. US stock market, Philippine stock market, lahat ng coins sa crypto, Bitcoin, Ethereum, all the way dito sa forex, na-guess nyo. Ginagamit itong Alexonse numbering and coloring technique through what? OHLC, open, close, high, low, and then range. Ah, pakita ko sa inyo pa paano discarding sa sabi ko. Yung Alexonse numbering technique ginagamit sa ganito. Ayan, ito yung nakikita natin, OHLC, open, high, low, close. Ginagamit dyan yung Alexonse numbering technique. Ginagamit yung Alexonse numbering technique sa open, high, low, close, range. Ha? Ginagamit ang Alexonse numbering technique sa mga ganyan. Teka, asan na ba yun? Ba't hindi umano? Okay. Ba't hindi lumabas dito yung range? Dapat lalabas yung range dito, ah. Yan, okay, yung range. So, ngayon, na-guess nyo, open, high, low, close, range, ginagamit mismo ang Alexonse numbering text na maganyan. All the way dito sa volume, value, biwa, percentages, blah, 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 blah. Na-guess nyo? Ang laki ng chance, ah, na kesyo, parang ngayon lang kayo nakarinig ng ganong klaseng kagaguhan, ah. Alexonse numbering technique, coloring technique, paano kabobohan yan? Ah? Well, hindi para maging kabobohan yan, lalo na
kung kung tunay mong naintindihan o nakapag-aral ka mismo ng mga ganong klaseng technicalities. Okay, maraming tao kasi pinagpapatay nila sa sarili nila sa kakatingin ng gayetong klaseng charting. Kunyari ito, candlestick, stochastic, RSI, MACD, pero without even realizing, hindi lang basta yan ang titignan mo. Marami ka pang pwedeng dapat pagbasihan. Bukod sa yung usapin na anong klaseng time frame ba ang dapat yung tatahakin o gagamitin sa tuwing ikaw ay nagtitrade or scalp, whatever, all the way sa investing, di ba? So, na guess nyo, yung Alexon Sinambiring Technique, ginagamit sa lahat ng paraan. Katulad na lang neto, kapag nag-a-analyze ka ng candlestick, ginagamit pa rin ang Alexon Sinambiring and Coloring Technique kapag nag-a-analyze ka ng candlestick. At the same time, ilalagay mo rin yung idea, numbering technique, coloring technique, lahat ng whatever set na oscillator na ikita mo rito, stochastic, RSI, MACD, lahat yan, ginagamitan ng numbering and coloring technique. Is either number or color. Tapos, itong VWAP, itong moving average, itong CCI, itong ATR, itong boiler bands, at kung ano na pa, lahat yan ginagamitan ng Alexonse numbering and coloring technique. Ultimo dito, buong kalamnan ng itong Alexonse Pro dashboard, katulad mga nakikita mo, isang katutak na pala yung numero niya, lahat yan ginagamitan ng Alexonse numbering technique. Kaya no fucking wonder, ang aking Alexonse Pro dashboard, parang Christmas light. May red, green. Na-guess nyo, may laging red and green. Sa Philippine stock market, matatlong kulay. Red, orange, green. Pero sa Forex and crypto, laging dalawang kulay lang meron. Red and green. Na-guess nyo. So may kung anong klaseng technicality kung bakit ko sinasabi yung mga kulay-kulay na yan para mas madali mo maintindihan matanto. Ha? Pagdating sa usapang demand and supply game. Ano nga ba ang too much? Yung kulay green. Ano nga ba yung less? Yung kulay pula. Na-guess nyo idea. Binibigyan ko kayo some kind of hint. Ano ba yung too much supply? Yung kulay green. Ano ba yung less supply? Yung kulay red. Kaya no fucking wonder, the whole fucking video ko, kahit anong klaseng video ko, every fucking word online, ilang taon na, bago pa ako makilala ng isang katotang tao globally, ay lagi kong binibigkas. Eh, laging iyan sinasambit ng aking bibig. Ha? Bibig na masyado madumi. Bibig na parang kumain ng baboy. Ha? Yeah, Alexonse numbering technique. Na-guess nyo sa... So, ngayon, kung gusto niyo makipalburao sa mga pinagsasabi ko at gusto niyo matanto kung mayroong nga bang batayan base sa mga pinagsasabi ko, anak ng puta, Alexonse Online Masterclass ang isa sa mga best na bet mo or magandang baraha mo para maintindihan mo na keso. Tingnan nga natin, ano bang meron dyan sa pinagsasabi ng Alexonse na numbering coloring technique para mas maintindihan mo. Paano mo mapapalago ang pera mo sa pag-trade? $10, $20, $30 man lang, whatever, kahit anong klaseng puhunan niya, malaki o maliit. Pambobo to pantangang kita ay actual mong matututunan dito sa aking online masterclass. Hindi lang basta pambobo to pantanga, kundi higit-higit pa ron. So, sa aking online masterclass ay matututunan mo mismo lahat ng pasikot-sikot. Nag-i-invest ka man, nagsiswing trade ka man, nagda-day trade, scalp, and whatever shit mga pinagagawa mo. Stock, Philippine stock market, US stock market, Forex and crypto. Isang aralan lang dito sa aking masterclass. Sapol lahat. Automatic masasagasaan ang pantanga, pambobo, pambrainless mong tanong, all the way sa pangmatalino mong kokote. Lahat yan automatic masasagot sa aking online masterclass. So parang ako sa sarili, mag-value ng time. Binibigyan ako na kayo ng some kind of, hindi lang basta good, kundi excellent demonstration na kayo. Ito yung ilan sa mga way na ginagamit pang trading and scalping and investing sa Philippine stock market, US stock market, Forex and crypto. May kita ngayon natin, meron tayong specialized dito na calculator pang Philippine stock market. Pag pinudit natin itong calculator icon na ito, kunyari, meron tayong 10,000 shares dito binili. Sabihin na lang natin, buray natin, pa. Meron tayong 100%, 100,000 na capital. Sabihin na natin, bili tayo ng 30,000 share. Okay, teka, buray natin. Ba't yung nagko-compute agad? Okay, 30,000 share. Okay, nakabili tayo ng kung anong classic stock na nagkakahalaga ng 1.75. Ngayon, sa 30,000 share na yan, bebenta natin. Nag-appreciate ang presyo ng 2 pesos. Pak! O yan, sinasabi na agad sa iyo
PNL mo by value and by percentage. The moment naglagay ka dito ng kunyari nagbabay ka, halimbawa ito 10,000 share 150, sinasabi na agad sa'yo kung magde-depreciate o appreciate ang appreciate yung binili mo, etong mga kulay green na ito, ito na magiging market price sa pag-appreciate. Etong mga kulay red na ito, ito na magiging market price sa pag-depreciate. At ito naman nakalagay na PNL, ito na actual mong profits. Okay? Actual mong profits by percentage. Manalo ka ng 1% sa bilhin mong 10,000 shares sa 150, 1%, 150, 2%, 300, 3%, 451, 5%, 700, 7%, na pantangang kita na 1,000, at 10% nasa 1,500. Na-guess nyo. So it's the same process na pretty soon ay gagawin ko rin na mismong update pang crypto, US stock market, at sa pang-forex. Kasi sa ngayon nakalagay lang dito pang crypto, which is naka-embed pa sa Bitget, pero usually pwede ko ilagay din dito yung Bitget and Binance. So na-guess nyo. So ito yung mga good example kung paano yung diskarte. Ngayon dito, kunyari 100,000 ang puna mo, natalo ka ng 2%, pack, o di sasabihin na agad sa'yo magkano ngayon yun. Maglagay ka lang ng number dito, which is pag naglagay ng 1, ay 1%. Pag naglagay ka dito ng SL ng 4%, o yeah, 4,000 ang magiging temporary loss mo, o magiging loss mo. Sabihin lang natin, ang puna mo nasa halagang 50,000 pesos, eh hindi pala, but yeah, dapat na ano to, nakalimutan ko i-disable to para mabago yung ano natin, buying power. So na-guess nyo ngayon, bukod pa dyan, meron tayong average down. Okay, panggugulpin ng average, eto, which is nandito. Ha, kunyari ka bumili ka ng 10,000 share, 150, eh kaso, pagkabili mo ng 1,000, ng 10,000 share sa 150, biglang bumagsak sa 130. So ngayon, biglang bumagsak sa 130. Yeah, meron kang temporary loss na 2,000. Ngayon, imbis na sana nadaan ka ng emosyon, ginawa mo, dinoble mo pa. 20,000. 130. Ha? 130. Eh kaso, yung dinoble mo pa 20,000 na share, anong na ba? Bumagsak pa ng up to 1 peso. O ginawa, kung nilagta mo pa uli, o 30,000 lahat-lahat yun. Gawin natin, 30,000. 1 peso, bumagsak. Eh kaso, nag-bounce back yung presyo, 150 uli. So gawin ngayon natin, lagay ngayon natin lahat ng total amount mo dito, 20,000. Tapos, 30,000 dito. At nag-bounce back ang presyo sa 150. Ayan, tangin na, total profits mo. Diyan lang ka ng total profits mo. Na-guess yung idea. Ulitin natin. Okay. Nag-bounce back sa 150. Ayan o, panalo ko. Magkano? Sabi daw dito, PNL mo dito, negative, tapos positive ng 3.36, tapos positive 7 ng 14. So sumatotal, ito profits mo. Ngayon, una mong average sa pa, una mong sabit, ito yung average mo. Unang gulpe, ito yung pangalawang average mo. Pangalawang gulpe, ito na, unang gulpe, pangalawang gulpe. So na-guess nyo, so sinasabi na agad sa'yo, magkano total na shares ng hawak mo sa unang sabit, unang gulpe, pangalawang gulpe, magkano na lahat, at magkano ang total net na capital mo all the way sa profits and everything. Sinasabi na agad dito. Ayan, negative ka yung una mong sabit. Negative ka kasi kung kailan ka sumabit saka bumagsak. Tapos nang ulekta ka dito, nag-bounce back ng 150 kunyari, is either way. So, eto na agad. Nagkakaroon ka na ng idea saan ka paroroon sa pag-trade and invest mo. At the same time, eto, yung parang six-pack portfolio mo. Dito mo lalagay kung anong klaseng alaga mo. Kaya maglagay ka nung kung anong klaseng value amount dito. Kunyari, nabili mo yung video ng 120. Tapos, nabili mo kunyari ng 100. 120 na ang market price. Ito na yun yan. So, sabi natin, video. Ngayon, pag masaya ka na dyan, pwede mo i-save yan. Tapos, pag open mo ulit, naandyan na uli yan. Diba? So, ngayon, teka, hindi 10,000. Sabi lang natin, 300. Okay. So, nabili mo ng 100 lang.
Eh, kaso ko rin market price 130, kunyari, yan, profits mo, 6,000, 21% ng buong capital mo na nagkakalaga sa market value ng 36,569. So, yun yung, etong, eh, yun yung ilan sa mga function features na itong Alexonsi Pro Dashboard. At the same time, meron ditong risk management system na kung saan nagsasabi daw dito, kung halimbawa nagpatalo ka sa crypto, sa forex, o sa stock market, blah, blah, nagpatalo ka ng 30,000 pesos. Teka, pati hindi gumagana. Dapat kagana to, ah. Kalimutan ko ma-i-update to, ah. Parang hindi yata ako ma-update. Pero usually, na-update dyan. Tapos at the same time, meron tayong mga information dito. Hindi ko maano. Dapat na-update yun, ah. Ulitin natin. Pati hindi siya na-update. Dapat kagana to, eh. Okay. Sarado natin to. Malambot yung gumagana. Kalimutan ko yung code ko dyan. Pero usually, yun nga. Mag-enter ka lang ng kung anong kasing information dito. And then after that, mag-auto-compute na yan kung magkano ang kinaalaman ko time per day para makabawi o makarecover ka. So ngayon, makikita kayo natin itong Alexonsi Pro Dashboard, very universal. Ang dami mo pwedeng gawin dito kahit pre-account lang sa may trading view, pwede ka makapag-quadruple chart, triple chart, dual chart, single chart, blah, 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 kahit for free lang. Pero sa akin kasi sa ngayon, meron akong very mababang paid account dito, pero hindi ko kasi kinakailangan ng super daming function feature kasi eto, pag ginawa mo to dito, biglang magsasabi ng ganyan, no, mag-level 2 ka daw. Eh, samantalang nasa level 1 ako, nasa basic ako. Pero, kahit nasa basic ako, puta, nakaka-triple chart, quadruple chart ako. At nakakapag-open ako ng multiple chart, katulad nito, pag nilagay ko dito, magkakaroon ako ng another single chart, o kaya quadruple, another quadruple chart para sa aking external monitor. Remember, meron tayong external monitor na pinapakita sa YouTube o dito sa Facebook para sa very sophisticated at mas advanced na trading and scalping mo. Diba? Parang ganun. So, ayan, makikita ngayon natin, meron tayo dito ng ganyan, pwede nating maximize. Pwede natin i-full blast or minimize uli natin. Tapos, habang nagtitrade ako ganyan or whatever, scalp, pwede kung bago ako mag-trade, tignan ko muna ito, i-analyze ko muna. I-analyze ko muna yung historical data ko, blah, 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 bago ako mag-trade. Kapag nakapag-trade na ako ng ganon, isider, habang nagtitrade ko kunyari ganyan, tinitignan mo yung nangyayari dito. Habang tinitignan mo yung diskarte, kunyari 1 hour dito, 5 minutes, 1 minute, pwede nating makita yung shortcut way dito na kung saan. Ano ba yung tatamaan sa price frequency? Ano nga ba? Bullish or bearish? Kapag bullish and bearish, blah, blah, yung daily forecast dito o daily projection, tapos yung bounce back and reverse na nandito agad. Habang nag-trade ka, meron ka ng heads up dito. At the same time, kunyari, sasabit ka lang, sasabit ka pa lang. Teka, kung nakabili ako, sa XRP ng 0.46, buray natin to, buray natin. Kunyari, nakabili ka sa 0.46, tapos ang taya mo, $300. Eh, puta, magkano na presyo ngayon ng XRP? Nasa 47.47 pak. Oh, di panalo ka na magkano. So makikita ngayon natin dito magkano ipanalo mo. So ito yung mga in-enter natin, mga ni-record. So ang magiging panalo mo ito. Example uli. Okay? 0.46 mo na bili at ang taya mo $300. Tapos naging 47 na market price ngayon, katulad niyan 47.30 ngayon. Sabihin na natin 47. Pak. Oh, di ayan, ayan panalo mo. $61 aga. Which is 21% ng iyong kabuang kapital na nagkakahalaga na magkano, ayan o, 298 after whatever shit of fee. So, yung $300 mo, ang total return after whatever shit of broker's fee katulad ng Bitget, ay nasa $359.77. So, yun ang kagandahan nito. Habang nagtitrade ka o whatever, nare-record dito, nagbabaylo sell high ka o nagsasell shorting ka, makikita mo rito. So yun yan, tapos pwede mo, tapos meron kang parang cheat sheet dito, kung halimbawa ang volume mo ay nasa 5,000, ang manalo ka ng 0.001 sa 5,000 na volume, that's $5 temporary gain and temporary loss. Kung nag-appreciate, edi $5, kung nag-depreciate, $5 ang iyong loss. Kapag kumempot o nag-depreciate, appreciate ng 0.001 kapag may 5,000 kang volume. So, yun ang kagandaan nito. May kung anong klaseng functions feature. At the same time, pwede mo i-save kung ano yung nilagay mo dito. Habang nag-enter ka kasi dito, habang nag-enter ka, kunyari sa 50%, 0.46 mo na bili, tapos $100 lang taya mo, naging 0.47, pak! Ayan, tangina, laki ng profits mo. Ha? Naga buy low sell high
50X ang ginamit mo, 0.46 mo nabili yung XRP, $100, tapos nag 47, ayan, yung $100 mo, just like ano, tangin na yan, 100% may get, kinita mo, na-gets nyo. So yun yun, so para mas maintindihan mo yung diskarte, yun nga, kinakailangan ka mag-down sa formal training, para maintindihan mo, paano nga ba talaga kumikita ng ganun, at the same time, para mas maintindihan mo, paano nga ba yung tama paggamit na itong leverage, 10x all the way sa 100x, o kaya between 1 to 3x to 5x lang, okay na, kahit di ka na mag 10x, very risky kasi yung 10x to 20x, lalo na pataas, di ba? So, ganun yung diskarte, napakaganda, well-rounded na Alex Sonse Fraud Dashboard, ang aking mismong dinevelop na kusan years of experience ang nilalaman neto. Bukod sa mahabang panahon ko rin inaral para matuto kung paano mag-code. Mag-develop ng aking sariling software na mismong nakabase sa whole fucking years na aking experience. Na-guess nyo? Parang asa sarili, mag-value ng time. Ngayon, kung gusto mo mag-ano, kung gusto mo mag-trade o mag-scalo, mag-invest, napang-importante, mag-avail kayo ng formal paid training. Okay? Kahit hindi na sa akin basta importante, mag-apply kayo, mag-enroll kayo, parang asa sarili, mag-value ng time.